I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Welcome back to my channel, it's me Shasha Holme. So ngayon guys, kararating ko lang galing ako dyan sa mall dahil meron akong binili at nadaanan ko yung Asian store na Korean store siya guys at maraming mabibili doon at meron ako nakitang doon na gusto ko siyang tikman matagal na pero hindi ko pa rin siya nabibili at ngayon ko lang din siya ulit nabili dahil gusto ko lang siya matry, wala lang dahil gusto ko lang talaga siyang matry at alam ko naman na nakikita niyo na dito sa aking title kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na patatagalin guys at ipapakita ko na rin sa inyo at andito na rin siya sa aking harapan dahil ito yung chapageti. Ayan, yes! Chapageti ng Korean. Ito yung chapageti Korean black noodle with jajang sauce. Ayan siya guys. Parehas lang naman sila. Ganito yung itsura niya. Kulay black yung noodles. So, hindi ko pa talaga ito natitikman guys. Kaya, ngayon, gustong-gusto ko na siyang itry talaga. Kaya, napabili na ako. Ganito lang yung binili ko. Nasa cup. Dahil kasi, yung nasa pack na noodles kanina nakita ko, lima ata yung laman nyo. So, hindi ko binili yun guys. Kasi, wala yung kain. At baka masayang lang. So, ito lang yung binili ko dalawa. Parehas lang naman siya. So guys, ito ay made in Korea. Ayan, makikita nyo dito. Made in Korea siya. Tapos dito nakasulat yung Korean black noodle. Ayan, nakalagay siya dyan kung mababasa ninyo. So, ganito yung kanyang itsura. Kaya naman, gusto ko siyang tikman. Matagal ko na kasi itong nakikita, pero hindi ko talaga siya binibili. So ngayon, ang sabi ko, siguro ito na yung time para matikman ko siya, kaya binili ko. Napakadali lang niyang gawin kasi ima-microwave lang siya ng 5.5 minutes. So, yun. Gagawin ko siya dahil meron na siya rito, kumpleto na siya na nasa loob. Meron na siyang yung pinaka-soup base niya, tapos mag-a-add ka lang ng water. Tapos i-ano mo nga, i-on mo na yung microwave ng 5.5 minutes, yung tagal ng pag-ikot niya sa microwave. Tapos pagkatapos nun, i-add mo na yung seasoning oil niya. And yun lang, ganun lang yung kanyang kalalabasan nitong noodles ito. Papakita ko sa inyo guys lahat ng Korean noodles doon. Sobrang dami, lahat ata ng klase ng spicy na ando doon na sa shelves. Papakita ko, pero meron din ibang galing sa Taiwan, sa China, at kung ano-ano pang noodles. Meron din galing sa Philippines. Sobrang dami ng noodles doon. Pero yung iba doon, hindi ko pa talaga sila natatry. So kasi, ito muna yung gusto kong itry ngayon na noodles na chapageti ng Korean na black noodles. Guys, yung gusto kong tikman ngayon na nakikita ko doon sa mga shelf na iba't-ibang klase ng noodles. So, ito na ngayon yung aking itatry para matikman ko na talaga siya kung ano yung lasa niya sa spaghetti natin. At sa Korea is chapageti ang tawag nila dito. Bubuksan ko siya kung ano yung mga kasama niya sa loob para makita ko at makita rin ninyo kung ano yung mga kasama niya dito sa loob ng cup na to. So, ganyan lang natin. Plastic. Ayan. Ang higpit. Teka. Ayan. Ano kaya ang lasa nitong chapageti ng Korea?
So tinanggal ko na yung plastic niya at ganito yung itsura ng galing ko. Ayan, kung nakikita ninyo. So meron siya ritong vegetable oil. Ayan. Ayan siya. Meron siya dyan. Ito yung pinaka-oil niya pagkatapos mapainit sa microwave. Ito yung huling ilalagay, sabi dito. Tapos meron siya ditong kasamang... Ito yung lagi nakalagay sa cup na sauce mix at saka itong vegetable oil. Ayan. Tapos ito, ganito lang siya karami. Ayan. Kung makikita nyo. So, gagamitin ko na siya at lalagyan ko na siya ng tubig at tas lalagyan ko sa microwave para malaman ko na talaga kung ano yung lasa ng chapageti ng Korea. Ito na guys, nagawa ko na itong pinainit sa microwave. Ito yung kanyang itsura kung nakikita ninyo. Ayan. Ayan, umuusok-usok pa at wala naman siya. Ay! Ang bango niya. Yung para siyang nasunog na sinain. Yun yung pagkakaamoy ko guys ha dito sa aking chapageti ng Korea. Kung yung iba sa inyo eh natikman na dito eh baka magkaiba lang tayong panlasa o pangamoy. Kaya yun lang yung para sa akin na na-experience ko dito sa chapageti ng Korea. Ayan. Ganito. Ganyan siya. Ang kulay niya. Ganyan. Black noodle ang tawag nila dito. Ayan. So, ayan. Ang bango. Ayan, umuusok-usok pa siya, guys. So, titikman ko kung ano talaga yung lasa nito dahil talagang nahihiwagaan ako sa kanya kung ano yung lasa nitong chapageti ng Korea. Hindi ako nag-chopstick. Oh, no! Kasi mahihirapan pa ako. So, ito na. Ganito na lang. Tinidor na lang yung ginamit ko. Mainit eh. Tekman pa natin. Hindi ko pa mahuli yung lasa niya. Try pa rin natin. Medyo malabsa nga lang siya. Kumpara doon sa ibang noodles. So, tekman ko pa ulit siya. Mmm. Ganito pala yung chapageti ng Korea. Parang may mabait lang akong nalalasahan sa kanya. Hindi ko alam kung ano yun. Yung parang na-overcook lang siya sa kaldero. Yung nasunog, ganun. Masarap siya, guys. Pero, nalalasahan mo yung parang may mabait sa dulo. Bago mo siya lunukin. Yun. Doon yun yung nalalasahan ko sa kanya. Mmm. Para lang din siyang migoreng. Na overcook lang, ganun. Hindi naman pala masama ang lasa nito. So, ganito pala ang spaghetti ng Korea. So, pwede mo pala siyang lagyan ng gulay kasi may gulay siya dito eh. Ayan o. Sa picture. Ayan dito. Ano kaya nilagay niya dyan? Repolyo siguro. Hindi ah, spaghetti nga nila ito eh. Pero parang may gulay kasi ako nakikita kasi wala naman doon sa mix na pinakita niya kanina doon sa noodles na sinasabi niya. At teka, saan na ba yan? Eto. Sabi niya dito, nakalagay sauce mix naman ito. Wala naman siyang sinabing ibang gulay doon. Basta ito lang yung vegetable oil na nakalagay. So, wala naman gulay akong nakikita na hinulog dito sa cup na to. So, yun lang. Pwede mo rin pala siyang ibang haluan. O baka meron siyang tinulog na cabbage, kaya parang may mapait siya sa dulo. Di ba ganun yung cabbage pagka ano? May mapait. Mmm. First time kong natikman to. Out of 10, siguro mabibigyan ko siya ng 8 dahil kasi unang-una sobrang malapsa siya, parang overcooked ganun sa 5 minutes and a half sa papait mo sa microwave. Pagkatapos yung meron siyang parang aftertaste na mapait.
So, 8 yung bibigay ko sa kanya. Pero, hindi naman talaga masamang masama yung lasa niya. Masarap din siya at makakain mo rin talaga. So, ganito pala ang spaghetti ng Korea. Masarap din siya. Nalimutan ko sabihin sa inyo guys. Ano ba yan? May carrot pa dito. Nalimutan ko sabihin sa inyo guys, kain tayo. Nakailang sugo na ako, saka ko sinabi mo, kain tayo. O, diba? Sobrang excited kong matikman to. Ayan. Meron nga din pala itong spicy. Pero hindi ko kinuha yung spicy kasi baka hindi ko siya magustuhan. Baka masyadong maanghang. Alam mo naman, diba, yung mga noodles ng Korea, sobrang anghang niya. So, hindi ko pinili yun. Ito lang, regular na kanilang chapagetti. Ang daming klase ng noodles ng Korea, no? Yung iba talagang masasarap. Lalo na yung mga mahihilig sa spicy. Kaya-kaya nila yung 4 times, 3 times hot na noodles. Ako hindi ko na kaya yun. Kasi baka mahilo ko o sumakit ang ulo ko. So, ayan guys. Konti na lang siya. Nagustuhan ko. Ayun. Meron siyang, yan guys, yung veggies na sinasabi ko sa inyo na green. Pero hindi naman na siya green na green kasi sa sauce. Ayan o. Konti lang. Hindi siya kitang-kita. So, yun na nga guys, yung shinare ko sa inyo ngayon na tinikman ko ng chapagetti ng Korea. Ganun pala yung lasa ng chapagetti black noodles nila. Masarap siya at pero may konti lang aftertaste na pero kayang-kaya mo siyang kainin dahil hindi naman siya ganun kasama ang lasa niya. Kaya lang, hindi ko siya naubos kasi busog pa ako. At gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo. So, maraming salamat guys sa panonood. Kung ikaw ay bago lang dito sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At pinitin mo lang yung red button para lang ka nanonotify sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys. See you next time. Bye! I did a lot of